Hi guys, Shabbat here. Welcome back to my channel. So for today's video, mga besh, we're going to talk about long distance relationship. And if you want to know my opinion about this topic, just keep on watching. So yun nga mga besh, para sa bago lang dito sa YouTube channel ko, I already uploaded one video about this topic. So LDR tips ata yun. I will just put the link below para ma-visit nyo yung video na yun. Dahil doon, binigay ko kung paano mag-work ang isang long-distance relationship. So, yun nga mga besh, iwap, alam ko sa panahon ngayon, extended na naman ang quarantine. So, yung iba, naka-MECQ, yung isa, GCQ, di ba? So, in short, bawal lumabas. Pero, pag nag-comply ka, ay, pwede na palang lumabas. Joke lang, besh, iwap. So, yun nga mga besh, I will give my opinion about this topic, yung long-distance relationship, kung nag-work ba or hindi. So, para sa inyo mga besh, iwap, mag-work ba ang long-distance relationship or hindi? Just leave a comment below. So, para sa akin, besh, iwap, kahit ano pang hadlang sa isang pagmamahalan, oh, ang lalim, di ba? Kahit na magkalayo kayo, kahit wala kang load, kahit na panggabi siya, pang umaga ka, kahit magkabila man ang inyong mundo, mag-work at mag-work ang relasyon nyo. Siguro tatanong niya, paano yun natin si Pet? Paano yun? So, naniniwala kasi ako sa kasabihan, Beshiwap, na kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Tama ba? So, di ba? Totoo naman yun, Beshiwap eh. Kung gusto mo talaga yung tao, kahit ano pa, kahit na mahihirapan ka na sa ipapagawa niya sa'yo. Kung gusto mo talaga siyang i-pursue, ipu-pursue mo talaga siya. Kahit na pinagtutulakan ka na niya palayo sa kanya, ipagpipilitan mo pa rin yung sarili mo, di ba? So, ganun sa relasyon, beshi, wap. Pero kung yung isa lang sa inyo ang lumalaban, siguro nga, beshi, wap, di mag-work yung LDR para sa inyong dalawa. Kasi minsan, beshi, wap, kahit na gaano pilit lumalaban yung isa, kung yung isa naman eh hindi ganun kama-effort, diba? Hindi talaga mag-work yung relationship nyo, beshi wap. So, siguro sasabihin nyo, ay, kasi siguro wala kang jowa, kaya ka ganyan na ano, kala mo madali lang. So, hindi, beshi wap. Alam nyo ba na living proof yung parents ko para sa ganitong sitwasyon? So, naniniwala talaga ako na hindi balakid yung distance between the two of you para hindi mag-work yung relationship nyo. So, sila nga, beshi, nung naging sila, 1980s, something. So, wala pa nung phone, wala pa nung internet, and they managed to work their relationship kahit na ang communication, means of communication lang nila is through letters. Kung iisipin mo ba naman, beshi wap, maghihintay ka pa ng napakatagal na weeks, months, bago mo marireceive yung letter. And, hanggang ngayon sila pa rin, para silang, mag-jowa pa rin. Kapag pag magkasama sila, parang mag-jowa, o, diba? So, ganun din sa kahit sa ngayon, beshi wap, sa sitwasyon natin ngayon, na hindi talaga hadlang yung distance sa inyong dalawa. Pero kung yung isa, siya nagpapakita na interesado pa siyang mag-work yung relationship niyong dalawa, siguro nga, mapipilitan ng isa na i-give up na lang yung pinaglalaban niya. Kasi sa totoo lang, beshi wap, mahirap kasi yung lumalaban na kapag alam mong wala din namang kasiguraduhan. Diba? Ganun naman sa lahat ng bagay. Kapag ka, for example, nakipagsapalaran ka, tapos feeling mo, though nakipaglaban ka naman, beshi wap, pinaglalaban mo naman. And after few days or few months na pakikipaglaban mo, tapos makikita mo din naman na, ay, feeling ko hindi na din to mag-work, na mas deserve ko. Syempre, di ba, iisipin mo yung worth mo. Mas deserve ko na mahahanap, or alam ko sa sarili ko na mas deserve kong itrato pa ng mas mabuti kaysa yung ganito, na nagsisettle ako sa ganitong sitwasyon, di ba? So, kahit na gaano kamahal nung tao, for sure, hindi mag-work yung ganong klaseng relationship sa inyo. Lalo na kapag may trust issues ka, ganun-ganun, na konting bagay lang, hindi lang mag-reply sandali,
akala mo kung ano na, naka-online naman. Diba? Minsan, gay ganun. Kaya nung sabi ko dun sa isa kong video, kailangan talaga ng trust and communication. Pinaka, yun yung parang pinakapadere ng relasyon yung dalawa. Kung magkahiwalay kayong dalawa. Kung wala kayong trust sa isa't isa, hindi yun mag-work, promise. Kasi syempre, sa simpleng, di lang niya pag-reply agad. Pag-iisipan mo na siya ng masama, di ba? Kasi may mga tao din na minsan kailangan nila ng time and space para sa sarili nila. So, hindi na sila nakakapag-reply agad, hindi na sila nakakapag-message. Isipin nyo, may kanya-kanya din kayong buhay, Beshiwap, na kailangan nyong ipag-work. For example, dito, long distance relationship, pwede din naman sa mag-jowa, di ba? Hindi lang sa mag-asawa. So, isipin mo naman, Beshi, mag-jowa pa lang naman kayo, di ba? Hindi ko naman sinasabi na wala kang karapatan na magalit or mainis. Pero may kanya-kanya rin kayong buhay. So, ikaw, meron ka ding goals in life, di ba, na kailangan mong pagtrabahuhan. Ganon din siya, Beshiwap. So, minsan, kung kailangan niya ng time para sa sarili niya, para sa work niya, ibigay niyo lang. Lalo na yun, Beshi, sa work. Hindi naman kayo magkasama sa work, di ba? Isipin mo na lang ang busy-busy niya sa work. Pero ikaw, chat ng chat, tawag ng tawag, paano siya makakapagtrabaho ng maayos kung nangungulit ka, di ba? So, ganun din naman. So, trust, communication. Yung communication, isa din sa pinakapader, Beshiwap, kasi isipin mo na lang kung hindi mo ina-update yung partner mo. Magkalayo kayo, hindi niya alam. Tapos, meron ding, merong isang tao na, kasi, ewan ko lang sa lahat, ah. Ewan ko lang sa inyo bang pala mga Beshiwap. Pero para sa akin, minsan, parang nafe-feel mo na special ka talaga kung they let you know what's happening to their life. Wow, English Beshi. Yun, parang feeling ko mas nagiging special ako sa tao kung ina-update niya ako sa mga nangyayari sa buhay niya, ganun-ganun. So, pagka in a relationship kayo Beshiwap, parang iparamdam mo naman na kahit na alam mo sa sarili mo na kasama na siya sa mga plano mo or pangarap mo sa buhay, wag na wag mong kakalimutan na iparamdam yun sa kanya. Kasi not because you're already in a relationship, you're already committed to one another, hindi mo na siya kailangang i-chat, diba? So, minsan dun nagkakaroon ng misunderstanding. So, hindi porket parang para sa sarili mo, kasali na yung partner mo sa mga plano mo sa buhay. Eh, paano niya alam, malalaman na kasali pala siya sa plano mo sa buhay kung hindi mo naman pinapaalam sa kanya na kailangan, it takes how many hours, days, di ba, na i-update mo pa siya, ganun-ganun. Na-busy ka na pala, hindi mo pa sinasabi sa kanya, 'di ba? Si kanya. Arte. So yun, Beshiwap, I think it will work kung mag-work kayo together as a couple. So give and take lang 'yun, Beshiwap. Mag-intindihan kayong dalawa. Pero kung isa lang ang lumalaban sa inyong dalawa, believe me, hindi mag-work ang long distance relationship sa inyo. At kung ganun kayo, siguro mas better na lang na maghanap kayo ng partner niyo na mas malapit sa inyo. Huwag na lang kayong magpakilig ng malayo sa inyo. Kasi kung na-fall sa inyo yung tao, and then mag-give up kayo basta-basta, it's unfair. Diba? Oh God, Beshiwap! So, I think that's it for this video. I hope you like this video. If you want to have more videos like this, just leave it down the comment box. Of course, don't forget to click like, share, and subscribe. Bye! Stay safe, everyone!